Dito tayo sa hospital ngayon sa Dig. Ayan. Dito sa Damam Medical Complex, no. Nagpa-general check-up ako. Eh, meron tayong time to habang inaantay yung result. Kaya naisipan ko i-vlog. Ayan, no. So, kinuhanan ako ng dugo tsaka yung blood sugar, pina-check ko na rin. So sana okay naman yung result. Ayan, kasi lately nakaranas ako nung GERD, no, yung gas sa stomach. Eh ngayon meron tayong pagkakataon, hindi tayo masyadong busy sa trabaho, kaya naisipan kong magpa general check up na lang. Ang result daw nun is 30 minutes habang inaantay ko yung result. Isipan kong gawin tong vlog na to para kumustahin ka, no? I hope okay ka lang dyan, Sadik. So habang nag-aantay tayo, gawa tayo ng vlog at saka kakain tayo ng saging. So I hope okay ka lang dyan, especially sa ating mga kapwa OFW, no? So huwag natin pabayaan ating sarili kasi ito yung ating pinakapuhunan. Nagugutom na ako. Nagfasting kasi ako kanina kasi itong araw na to gusto kong magpa general check up. So ito yung tanghalian natin. So last na kain ko kanina is 5 AM in the morning. So ngayon ay nasa mag-alas 3 na, no? Yan, bilang isang OFW, pinaka-importante rin sa dik na alagaan natin yung sarili natin, no? So ang kagandahan yan kasi pagka meron kang medical insurance dito, pag nagkakasakit ka, kung mamaliit lang yung bayaran mo. Yan, tulad yan. Ang dami kong test. So, ito yung resibo ko. So, ilan yung test na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, glucose, creatine, cholesterol, uric acid, ano to, triglycerides, urine analysis. So, ang binayaran ko lang, 13.38 real. Tapos, yung consultation ko, 3.23 real. So sa ngayon, nakagastos na ako ng 16 real sa lahat na to. Lahat na ng testo. So siguro mamaya kung magbibigay si doktora ng gamot, magbabayad ako, pero malamang maliit lang 'yon, siguro mga 10 real lang o mga 20 real lang. Depende mamaya sa result ng ating pa-check up. Ayun. So ganito dito sa Saudi Arabia, no. Sa lahat ng company, talagang binibigyan kayo ng ano, ng medical insurance, no? So dapat kahit sa Pilipinas, dapat sa mga kumpanya ganun, ganito din dapat talaga, no? Dapat meron kang medical insurance. So kahit mga cleaning, pagpa-cleaning ng ngipin, yan medyo ano lang, mura lang ang binabayaran. Siguro pag nagpa-cleaning ka rito is mga 10 real ganun lang babayaran mo. Kaya ina-advise ko, no, mga kapwa nating OFW, no, kung mayroon ka namang medical insurance, kung may nararamdaman kang hindi maganda sa katawan mo, wag mo nang tiisin yan. Dapat ipa-check up mo na yan, no? Magkano lang naman ang gagastusin mo, especially kung mayroon kang medical insurance. Kapuhunan natin kasi dito is yung katawan natin, kaya alagaan natin ang sarili natin. Dito na yung result, mga sadik. So titignan natin. Gamot din. Yan, ito yung hospital. Maganda rito kasi doktora ang Pilipina, ang doktor. Kaya dito ako pumunta. Then sinamantala ko na rin yung pagkakataon. May slot daw sila sa cleaning. Papa-cleaning tayo ng ngipin. Susunod natin plano yan, itong pagpapabrace pagka may pera na tayo. Normal naman yung result natin, mga sadik. So blood sugar natin 92 lang. Creatine natin 0.82. Ang cholesterol lang medyo mataas. So triglyceride okay naman so far. So yung cholesterol talaga normal lang yan kasi nga yung pagkain natin dito laging karne, walang gulay, laging itlog. Dentist naman tayo ngayon, mga sadik. So samantalahin na natin yung pagkakataon na to. Magpa-dentist.
So ito yung sa pa-cleaning natin. So ang na-approve ng insurance, 125. So 12 binayaran natin. Okay. So ayun, Sadik, no, maraming salamat at hanggang ngayon ay pinapanood mo pa tong video natin. So inabot na ako ng gabi kahapon nung nagpa general check up tayo. Gutom na rin ako kaya nagmadali na akong umuwi. Kaya hindi ko na natapos yung vlog natin. So all in all, no, yung sa general check up, no, gumastos ako ng sa pa general check up ko, result tsaka yung consultation umabot lang ng 16 real. No, tapos nung nagpa-cleaning ako sa ngipin ko, ganun din, mabot lang din ng 16 real. So, yun ang kagandahan dito sa Dikno. Sa lahat ng company kasi, nire-record nila na merong mga medical insurance yung mga empleyado nila. No? I hope sana ganun din sa Pilipinas, no? Para kahit papano, hindi ka nag-hesitate na magpa-check up. No? Hindi mo iniisip yung kung magkano babayaran mo or yung gagastusin mo kung magpapa-check up ka. And ang paalala lang ulit sa Dik, no, bilang isang OFW or kahit hindi ka OFW, no, huwag natin pababayan yung sarili natin kasi ito yung pinakapuhunan natin. So napakahirap magkasakit dito sa ibang bansa sa Dik, no. Kung may sakit ka, ikaw lang mismo ang mag-aalaga sa sarili mo, no. Kahit may mga kasamahan tayong mga Pilipino dito, gusto ka man nilang tulungan, eh wala rin silang magagawa kasi may mga trabaho sila, no. So again, sa Dik, no, ingatan mo yung sarili mo, no. Healthy lifestyle lang, no? At laging magdasal para sa kalakasan at kaligtasan sa araw-araw. Keep safe and thank you so much sa panunod mo dito sa ating mga videos, no? Bye!